Nga guys, nandito ngayon tayo sa ating pinapagawang Future Rabbitry and Farm dito sa Binyan, no? So ayan, no? So ngayon update lang, nagtatambak tayo. So ito yung mga bagong panambak na dumating. So nakapagtambak na ng konti. And ayan, so ayan, nag-umpisa na ulit tayo magtambak, no? Doon sa mga area yung wala pang tambak. So tinataasan natin yung area kasi medyo malalim pa yung lupa, no? So yun nga guys, no? So update lang to dito sa farm na ginagawa natin. And ngayon sa vlog na to, pag-uusapan natin ulit yung mga parisan na gusto nyo malaman ang mga posibleng ilalabas. So kung gusto mo malaman matutunan yan, panoorin mo to. Babalik na tayo sa Dai TV sa bago sa aming channel. Please like, comment, subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga video natin. Pakilala muna ako, I'm Luigi. Pwede mo tawag EG, pwede rin box, pwede pag sa mga EG box. Para close lang tayo kwentuhan at usapan ang ibon. Ngayon pag-uusapan na naman natin yung mga parisan na sininyo doon sa Dai IBRE. So, uusapan natin yung mga kinoment nyo doon na parisan na pwede natin kapulutan ng aral. So, usually gusto kong gawin talaga na maraming sagutin doon na comment na vlog or gawin na vlog para doon. Kasi mas feeling ko mas interesting talaga yung mga topic kung galing sa inyo yung mga parisan na pag-uusapan natin. And dito may mga simpleng parisan lang ako na kinuha ngayon. Pero alam ko medyo maganda yung usapan, no? So kaya share ko sa inyo. Sobrang simple. Katulad nito unang parisan natin. So yung unang parisan natin, pinadala sa atin ni Sir Sayron Cover. So sana tama yung pronunciation ko, no? So sabi niya sa doon sa kanyang comment, ano kaya labas nung boss, Greenfisher Cock times Blue Perso, Buknoy ba? Yung same alps to naman po eh. So ngayon, doon sa tanong niya, so ginawa ko ng chart agad, no? So ginawa ko ng chart yung tanong niya. So ang chart na ginawa ko ito, so sobrang simple, sobrang ikse, no? Kasi, una nilagyan natin na species. So sa species, so dalawa lang naman, no? So meron siyang fishery, at sorry, meron siyang fishery at personata. So, fishery and personata. Kung maalala mo yung mga vlog na pinag-usapan natin sa mga series ng vlog ng personata offline project. So pag pinagparis mo isang fisher at isang personata, sabi natin parehong puro, yan ay gumagawa tayo ng F1 or yung hybrid, no? So isang hybrid na ano natin, hybrid mutation. Ibig sabihin ay hybrid species, no? Dalawang species na pinagsama mo. So ngayon, in color mutation, so kung mapakikita mo isang green fisher at blue personata. So yung kanyang pinagsama, no? So pwede ka makabuo ng hybrid na blue, pwede ka makabuo ng hybrid na green. And syempre, since blue and green pinagpares mo and pag lumalim yung color mutation natin, pwede din siya maglabas ng hybrid na yellow, no? So doon sa hybrid na blue tsaka hybrid na green, pwede ito maglabas ng madungis na mukha, parang personata, pwede din fisher. Sa yellow naman, pag lumabas naman yung yellow, sis, ang yellow kasi pag yan eh, light pigment kasi yan eh, hindi kasi dark pigment. Kaya minsan, hindi nag-iitim yung mukha. Konti lang kung mag-itim. Or madalas, ang nangyayari, puti yung lumalabas na shadings, no? Ng hybrid na ito or pagka-hybrid ito. So sa yellow, hindi siya masyadong kita. So yan yung mga possible na ilalabas nito. Pero ang sunod na tanong kasi ni Sir Sieron Cover. So, sabi niya dito, Buknoy ba yung same alps to naman po? So, tinatanong niya kung yung pinagpares niya ng fisher and personata na magkaibang species is magiging buknoy. So, ngayon, hybrid to. Pero to be honest, ang buknoy is hybrid din. Diba? So, kaso, ano ba ang buknoy? Ang buknoy ay pinagpares na alps 1 at alps 2. Diba? Para maintindihan natin yung usapan, balikan mo yung vlog ko na siyam na species ng Agapornis. So, meron dun mga klase ng Alps 1 at Alps 2, no? So, ngayon, balikan muna natin, ano ba yung mga Alps 2? O yung sinasabi natin mga eye-ring. So, meron tayong Nayasa, Personata, o yung Black Mask natin. Meron din tayong Black Cheek, o yung Nigrigenis, diba? And meron din tayong Fishery.
So, yan yung apat na klase ng ALBS 2. So, ALBS 2. O, di ba? Ito yung African lovebirds na eye ring. So, yan yung tinatawag natin ALBS 2. So, ibig sabihin dito sa ALBS 2, hindi lang pala picture to, hindi lang pala personata. Apat na klase pala to. Lahat ito, may ring ang kanilang mga mata ng mga African lovebird, no? Ng mga agapornis na to, no? So, apat yan, no? And meron din tayong apat na klase ng ALBS 1. So, meron tayong yung pinakasikat talaga na ALBS 1 is yung Rosicolis, no? Yung Agapornis Rosicolis or yung Finch-based Rosicolis, lovebirds, no? So, meron din tayong Agapornis Canus or yung Madagascar lovebird. Meron din tayong Abyssinian lovebirds, no? And Red-face Agapornis Polaris. So, apat na ALBS 2, apat na ALBS 1. Ano man ang pagpagparisi mo dito, yun ang magiging buknoy. So, sila yung mga hybrid na sinasabi natin na baog po. So, ibig sabihin, hindi nabibreed, no? Pero kasi kadalasan yan, kasi ang pinakasikat talaga dyan is yung Rosicolis. So, sa mga aviary, sa mga aviary na meron ngayon, Rosicolis kasi yung pinakasikat na ALBS 1 na meron tayo. Kasi yung sa apat na ALBS 1, ito na yung kadalasan inaalagaan lang talaga sa mga aviary natin. So, kadalasan, wala ka naman makikita sa ibang aviary ng Madagascar, Abyssinian, wala ka naman makikita ng ganon, wala ka naman makikita ng red fish, bibihira yung mga aviary na meron ganon. So, kadalasan na nagkakamali ng pares is yung Rosicolis doon sa mga fisher natin. Doon sa mga fisher, doon sa mga black chick, sa mga personata, at sa nayasa. So, pag nagkamali ka ng pares na to, buknoy ang ilalabas. So, pag ALBS 1 to ALBS 2 ang parisan mo, tawag doon buknoy. O bakit siya tinawag na buknoy? Bugok po kasi, hindi siya baog. Baog siya. Ibig sabihin, hindi siya nagsisimilya. Meron ako nakakwento noong nakaraan, akala niya na ang buknoy hindi nag-iitlog. To be honest, ang buknoy po is nag-iitlog. Pero hindi siya nagkakasimilya. So, ganun siya kabaog. Ganun siya. Pero the reproductive system ng mga ibon na to, buo pa din sila. Ibig sabihin, nangingitlog pa rin sila, nagme-mate pa din sila, nag-iitlog. Kaso nga lang, never ako nakakita na nagsimilang ganito. Kasi to be honest, kung ang buknoy is mag-fertile or yung buknoy is mabibreed, siguro sumikat na to. So, ito yung mga example ng mga buknoy, no? So, sa akin kasi, maganda itsura naman nito. Ibang klase nga yung pagka-pares niya. Ibang klase yung lumalabas. So, ibig sabihin, maganda naman siya kung to be honest, no? Pero ang problema nga lang kasi dito, yun nga, hindi siya nagkakasimilya. Kaya minsan, ang ginagawa dito ng iba, ginagawa nilang famoster. Ginagawa nilang foster parents. Kasi nga, wala ka konsensya, pwede mo itapon yung itlog at ipalitan na may similyang itlog. Kasi aalagaan pa rin nila yun. Sabi nga sa iyo, ang reproductive system nila, ang reproduction nila, normal pa rin, kaso hindi nga lang nagkakasimilya. Kaya pag pinalitan mo ito ng itlog na mayroong similya, maglilimlim sila, pag napisaya, magsusubo pa din sila, mabubuhay pa rin na yun. Kaya to be honest, maganda lang talaga ang buknoy, pa-monster talaga. Pero, to be honest, pag in terms of breeding, hindi mo na sila nabibreed. Kasi kung nabibreed na nga sila, katulad sabi ko sa iyo kanina, malamang sumikat na to kasi maganda naman din talaga yung materyales. Pero, doon nga sa tanong ni Sir Sayron, no, cover, etong green fisher tsaka blue personata na pinagparis niya, mabibreed mo pa to. Kasi nga, pareho silang parte ng ALBS 2 or pareho sila ng parte ng eye ring, no? Hindi katulad ng ALBS 1 na non-eye ring, no? Walang ring yung kanilang mga mata, no? So, yun yung pagpaparisin mo. Yun yung tatandaan mo sa parisan. So, unang-una, dapat parisan, ang pinakamaganda, ang tama na parisan is species to species. Fisher to fisher, personata to personata, black chick to black chick, and nayasa to nayasa. Yun ang pinakamaganda. Kung Rosicolis ka, Rosicolis to Rosicolis, no? Yun ang pinakamaganda. Kaso nga lang, meron mga sitwasyon tayo na ang napagpaparis talaga natin is yung mga, kunyari, personata to fisher nga kasi gawa ng mga transmutation natin. Mga project na ginagawa natin, kaya nagpapalitan ng ibang species. Pero ito, alam naman natin na mabibreed pa rin natin, mapaproject pa rin natin. Katulad ng pinag-usapan natin sa project Opaline Personata, no? And then, ang Rosicolis, dapat Rosicolis lang din ang kaparis niya para mas magmatuloy-tuloy yung breeding mo. Mas magamit mo talaga yung ibon, no?
So yun lang yung kailangan mo tandaan. So bawal mo pagparisin ng non-iring sa iring, or bawal mo pagparisin ng Alps 1 sa Alps 2 kasi nga Buknoy ang ilalabas niya. So pumunta tayo doon sa pangalawang parisan, no? So sa pangalawang parisan, ang pangalawang parisan sinabi naman ni Sir Aldin Wayne Sunyas Biacora. So yun nga, ang haba, no? So ang pinagparis niya is White Bulls Ino at saka Blue Perso na hybrid pair po sila. So sinagot na niya yung kanyang tanong. Hybrid pair talaga ang lalabas diyan, no? Pero ngayon, pag pinagparis natin sila, yung Fishery tsaka Personata, so sa species, no, ito yung check natin, hybrid na agad. So lahat ng ilalabas sila, hybrid na agad. So pwede may blue and may white. So Blue Personata kasi to, tsaka White Bulls, no. And ang White Bulls, party siya ng deck, or yung Dark Eye Clear Ino. So ang deck kasi kadalasan, no, party ito ng Ino, o may laman pa rin itong Ino, or carrier pa rin to ng Ino. So, pero ngayon, dahil sa usapan natin sa mutation ng Ino, ang carrier lang is yung Yellow Bulls, ay yung White Bulls, at hindi natin alam kung may karga yung Blue Personata. Tama ba? Hindi natin alam kung may karga yung Blue Personata. Pero sabihin natin, dahil hindi na ID na may karga, ibig sabihin wala. So, dahil ang mode of inheritance ng Ino is recessive, so walang Ino na lalabas mula sa parisa ito. Ibig sabihin, walang red eye na lalabas mula sa parisa na ito. So, pwede rin na maglabas ito ng mga Blue Fisher lang, Blue Hybrid, na non-carrier ng Ino. So, hindi siya nagki-carrier ng Ino. So, yun yung mga palabas nito. Yun yung mga pwedeng lumabas dito. So, bakit ko sinama tong parisa na to sa usapang ito? Simple lang. Dahil doon sa kargang Ino. So, makikita mo na white, lalong white pa yung pinagparis mo. So, white tsaka Personata Blue. So, pag pinagparis mo yan at naglabas siya ng maraming white, na hindi mo na makita yung dungis ng mukha. Kasi nga, kahit hybrid yan, at yellow, white bulls yan na nilabas, or kaya pwede yan maglabas ng mga iba pang puti ang mukha or sable ang mukha, pero pag binirid mo, lumalabas bigla na madungis ang mukha nung iyong materyales. So, yan yung kailangan na isang-isang minomonitor mo sa builderan mo, o kailangan mo minomonitor doon sa iyong binibiling ibon or doon sa ina-acquire mong ibon. Kasi nga, meron iba na nag-chat sa akin na bigla nila sabihin, ba't gano'n yung materialis ko? Ang linis-linis. Sobrang ganda ng mukha, ang linis ng ulo. Pero pag paris nila, biglang lumalabas na madungis yung mukha. So, pwedeng ito yung bunga na isang hybrid na pagbibreed, or yung pagbibreed na magkaibang species or ibang magkaibang species. Kaya hindi natin nakukuha lagi yung same quality na gusto natin sa mga ibunan natin. So, kaya ko pinag-usapan itong mga hybrid na to at yung mga buknoy na yan, dahil gusto kong maintindihan nyo na ito yung isa sa mga dahilan kaya hindi natin nakukuha yung malilinis na mukha, hindi natin nakukuha lagi yung sobrang itim na mukha ng mga personata or ng ibang species, na yung quality ng mga same species natin. So, pinakamaganda talaga kung wala ka naman project ng transmutation, always keep na same species yung iyong binibreed para nakukuha mo lagi yung quality na gusto mo. No, eto actually, sinare lang naman nila yung kanilang mga parisan na meron sa kanilang ibunan. So, pwede natin sabihin mali, pwede rin natin sabihin na may project sila. Pero sa akin, simple lang yung project at simple lang yung parisan. So, mas maganda na ba akin na to, magstay talaga doon sa species na gusto nating i-breed. Kasi nga, lalo ngayon, yung white, kunyari, maglabas to ng white bulls na hybrid, di ba? Ipinaris natin sa Lutino, pinaris natin sa ano, and gusto natin yung mga Lutino natin, sobrang gaganda ng ulo, pero minsan nasisira nang dahil sa mga hybrid na materials na nakukuha natin accidentally, kasi nga, hindi ganun ka-monitor, or hindi ganun na minintain na same species ang pinagparisan, no? So, sana marami kayo natutunan sa usapang ito. Basta usapang ITB, ayos yan. Thank you. Let's go! So, yung isang magandang usapan na naman na pagsamahan natin. And yun, guys, maraming salamat sa pagsama. So, isang magandang vlog. And shoutout muna doon sa mga patuloy na sumusuporta sa The ITB. So, salamat kila Ma'am Geraldine Bertolaso, Marlo Esguera, Ramil Manansalan, Alvin Bango Banogua, Angelo Cruz Santos, and sa ating tropa si Mervin Angeles, and 2-3 Mini Aviary. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa The Aviary, and duty lang muna ako, ha guys, and see you next time. Basta usapang ITV, ayos yan. Thank you.